Sa nakaraan, biniyayaan si Cain ng proteksyon ng pitong Diyos at naghayag siya ng kanyang gustong gawin sa palasyo. Matapos ang pagpapahayag na iyon, sinabi ni Garm na upang matupad ang mithiin ni Cain, dapat itong mag-aral ng mabuti, kaya nagtakda ito ng tagapagturo na ikinatuwa naman ni Cain. Sa pagkasabik ay inisip niya kung anong hitsura ng tagapagturo niya. Nang biglang ibalita sa kanya na naroon na ang tutor niya, sa pagmamadali ay gumamit na siya ng mahika upang makababa mula sa bintana ngunit nahulog siya at bumagsak sa kokomelon ng isang babae. At doon ipinakilala ni Sebas ang dalawa niyang maestra, si Millie at Nina, saka personal na nagpakilala si Cain sa dalawa, pero ang totoo nais pa sana niyang sabihin na siya ay nagkatawang tao lang sa mundong iyon bilang isang maharlika, at napagkalooban ng mataas na antas ng mga Diyos ngunit hindi niya yun pwedeng sabihin. Sa loob ng palasyo, kinakabahang ipinakilala ni Millie ang kanyang sarili sa harap ng hari, habang si Nina naman ay parang wala lang kaya sinabihan siya ni Millie na magbigay galang sa mga maharlika. Pero mabait ang hari at sinabing ayos lamang iyon, sinabi rin ni Cain na hindi nila kailangang makipag-usap ng magalang sa kanya. At saka ipinagbili ng hari ang pangangalaga kay Cain, tuturuan nila si Cain sa loob ng 3 taon. Nang araw ding iyon ay agad silang nagumpisa, sinimulan nila sa paggamit ng espada, pinasubok ni Millie na iugoy ang espada ngunit laking gulat nito nang makita ang galing ni Cain, at tinukso siya ni Nina na baka mas magaling pa sa kanya si Cain na ikinagalit nito, dahil aniya hindi siya matatalo ng 5 taong gulang na bata. Kaya hinamon niya ito ng kunwaring labanan. Sa galing ay napatanong siya kung 5 taon nga lang ba si Cain. Nagtanong din si Nina kung may proteksyon siya ng Diyos ng digmaan, sinagot naman ito ni Cain kahit may bilin ang kanyang ama na huwag itong ipagsasabi sa iba. Sa pagod ay pinahinto na siya ni Millie at ipinasa kay Nina, upang masimulan siyang turuan ng mahika. Ngunit nagulat ito nang pakitaan siya ni Cain ng 3 sa mga basic, na sabi ni Cain ay napag-aralan niya lang sa libro, ang bowl ang tubig, bowl ang apoy at balang bato. Sinabi ni Nina na bilang baguhan ay nagagawa na niya ang mga iyon, na dapat ay nangangailangan ng matinding pagsasanay. Isa siyang henyo, naghinala si Nina na baka mayroon si Cain ng lahat ng elemento, ngunit imposible iyon aniya dahil maging mga salamangkero ng palasyo sa mga uri ng pantas ay walang makakagamit ng lahat ng elemento. Kaya tinanong niya si Cain kung may proteksyon ba ito ng Diyos ng Mahika. At sabay na tinanong din ni Millie kung pati ng Diyos ng Digmaan, sinagot ito ni Cain ng oo. Bumulong si Millie kay Nina na baka wala na silang dapat pang ituro sa bata, nang bigla sila nitong abutan ng tuwalya na ikinagulat nila pagkat hawak ni Cain sa kaliwang kamay ang item box, sa mga hindi kapani-paniwalang natuklasan nila kay Cain, wala na sigurong makakagulat pa sa dalawang maestra dahil tila wala na itong katapusan. Henyo nga siya talaga sabi ni Nina kaya hindi na angkop ang bahaging iyon ng palasyo para sa pambihirang kapangyarihan ng bata. Kaya natutuwang nagtanong si Cain kung sa labas na ba sila ng palasyo magyensayo, dahil hindi pa siya aniya nakakalabas dito maliban nung bininyagan siya. Sumang-ayon naman si Millie dahil para sa kanya ay mas makabubuti kung sa labas sila magyensayo lalo na ng mahika, pero bago iyon, kailangan muna nilang humingi ng permiso sa hari. Sinabi nila sa hari na kahit bata pa si Cain ay nalampasan na nito ang antas ng isang baguhan pagdating sa pakikipaglaban at mahika. At kung tuturuan nila ito ng sunod na antas ay may posibilidad na masira ang mansyon. Hinayag ng hari na inaasahan niya nang mangyari iyon, pero hindi niya inasahan na sa una pa lang na araw, at napabilib naman ni Cain ang kanyang ina. Pumayag ang hari sa kondisyon na babalik sila bago lumubog ang araw, hindi pupunta sa malayo at higit sa lahat ay alamin ang kanilang limitasyon, at nangako naman si Cain. Laking tuwa nito nang makita niya ang hitsura sa labas ng mansyon. Nang makarating sila sa tamang lugar at ipinaubaya na ni Millie si Cain kay Nina upang subukan ang sunod na antas sa isang mataas na bundok ng lupa. Sinubukang gamitin ni Cain ang firewall at laking gulat ng dalawa nang madurog niya ito. Sinabi ni Nina na mahigit pa iyon sa sunod na antas. Kaya tinanong siya ni Millie kung hindi ba siya nanghihina sa lakas ng pinakawalan niyang puwersa, pero mukhang baliwala lang ito kay Cain. Napatanong na lang ang dalawang maestra kung anong klaseng nilalang si Cain. Nang biglang maramdaman ang dalawa na may papalapit sa kanila, isang delikadong halimaw na umaatake sa tao, ang Killer Rabbit. Sumablay ang espada ni Millie at akma nitong inatake si Cain, na ginamitan naman ni Cain ng air bullet kaya napatay niya ito. Iyon ang unang beses na may napatay si Cain kaya tinanong siya ng kanyang maestra kung anong gusto niyang gawin sa halimaw, sinabi niya na gusto niya itong ipakita sa kanyang ate at sa kanyang ina kaya inilagay niya ito sa kanyang item box. Humanga si Millie sa kanyang item box dahil pangarap nitong makabili ng magic bag, isa iyong kahalin tulad ng item box kaso masyado itong mamahalin kaya pinag-iipunan pa niya iyon. Pagkatapos ay niyaya ni Millie si Cain na manggaso pa dahil may natitira pa naman silang oras, pinaghanap niya si Nina ng lugar.
si Nina ay may kapangyarihan na makapaghanap ng kalaban. 300 metro sa unahan mula sa kanilang kinatatayuan naroon ang mga kalaban. Sa pagkamausisa ay tinanong ni Cain kung paano iyon nagagawa ni Nina. Sagot naman ito na nagagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang mahika. Sinubukan ito ni Cain at nakahanap siya ng mga halimaw. Sinabi niyang tama nga si Nina, nasa 300 metro sa kanilang unahan ang 4 na halimaw. Nabigla si Nina dahil aniya bihira iyon magawa ng isang tao sa unang subok lang at ang nakamamangha pa ay nabilang niya kung ilan ang halimaw. Agad na nagtungo si Cain sa kinaroroonan ng mga halimaw at kinalaban nila ang mga ito. At nang tumakas ang isang halimaw ay sinundan nito ni Cain ngunit pinigilan siya ni Millie pagkat sobrang delikado ng kagubatang iyon na tinitirahan ng malalakas na halimaw. Minsan sa bawat ilang dekada, naglalabas sila ng gulo sa lungsod ng Maramihan. Doon naintindihan ni Cain kung bakit pinatibay ng sobra ang pader ng lungsod para maprotektahan ang bawat isa laban sa mga halimaw. Kaya naman pinayuhan siya ni Millie na maging malakas na manlalakbay upang maprotektahan niya ang lungsod sa tamang oras. Agad namang nangako si Cain at sinambit sa sarili na balang araw. Nang makauwi si Cain ay nagulat siya sa pagtaas ng kanyang antas sa 8 dahil lang nakapatay siya ng halimaw. Sambit niyang talagang higit na iyon sa kakayahan ng tao, kaya kung malalaman ng iba ang tungkol sa estado niya ay maaari siyang ipahuli at paalisin. Hindi siya makapapayag dahil gusto niya lang naman magkaroon ng masayang paglalakbay at wala siyang pakialam sa mundo kaya sinisi niya ang mga Diyos. Kinabukasan, habang naglalakad ay biglang lumiko ang dalawang maestra at tinawag niya ito upang ituro ang daan palabas, pero sinabi ni Millie na sa palagay nila ay kaya na ni Cain Mock ipaglaban sa mga medyo malakas na halimaw kaya kailangan nilang dumaan sa isang samahan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga halimaw, at ikinatuwa ito ni Cain at kaagad na sumunod sa dalawa. Sa loob ay naroon ang iba't ibang klase ng manlalakbay, namangha si Cain sa kanyang nakita at napansin si Rudy na may tenga ng aso. Habang nagtatanong si Millie ng impormasyon tungkol sa mga halimaw, inalam niya kung anong halimaw ang mas malakas kaysa sa killer rabbit. Kaagad na sinuri ni Rudy ang talaan at sinabing mga lobo ang nasa listahan. Naisip ni Millie na hindi nila gugustuhin kung atakihin sila ng mga lobo pero sa tingin niya ay tamang-tama ang mga ito para kay Cain. Napansin at binati ni Rudy si Cain at saka tinanong ang edad nito, ngunit si Nina ang sumagot at sinabing anak ito ng hari ng bayan. Nang malaman niyon ay kaagad itong humingi ng paumanhin, pero sumagot pa rin si Cain at nagpakilala pa ng kanyang pangalan at nagpasalamat. Natuwa naman si Rudy na sa kabila ng pagiging maharlika ay napakagalang ni Cain. Nang biglang maputol ang usapan sa pagdating ng isang lalaki, nilait nito ang dalawang maestra ni Cain kaya nagtawanan ang iba pang naroon, inutusan pa nitong ikuha siya ng maiinom pero pumalag ang dalawa at sinabing nasa tungkulin sila. Nagalit ito at hinila si Nina habang si Millie naman ay hawak ng dalawa pang lalaki. Nang biglang hawakan ni Cain ang kamay ng lalaki at sinabing kailangan pa niyang mag-ensayo kaya wag itong mang-abala. Nang tanungin ay nagpakilala siya bilang estudyante ni Millie at Nina. Sinabi ni Millie kay Cain na tumakbo na at huwag nang makialam. Pero dahil may ensayo pa sila ay kinakalaban na niya ang lalaki. Habang naglalaban gamit ang espada, ipinag-utos ni Cain na humingi ito ng paumanhin sa kanyang maestra pero dahil ayaw nito ay pinatalsik niya ito sa labas. Saka isinunod ang dalawang lalaki na may hawak kay Millie. Pagkatapos ay nagpasalamat si Nina kay Cain sa pagtatanggol nito sa kanila. Dumating si Millie at natutuwa na marunong din pala ito sa martial arts saka sila nagtungo sa kagubatan. Sa mansyon, habang nagdadala ng damit ni Cain, ibinalita ni Sylvia na tumanggi ang dalawang maestra na pahabain ang kontrata sa pagtuturo kay Cain at itinanong kung kukumbinsihin ba niya ang hari tungkol doon. Ngunit tumanggi rin si Cain at sinabing hindi niya maaaring abalahin ang dalawang manlalakbay ng matagal na panahon. Bagkus nag-isip ito ng paraan ng pagpapasalamat sa dalawa sa pagiging mabuti nila sa kanya sa loob ng 3 taon. At doon naalala niya ang kagustuhan ni Millie na magkaroon ng magic bag. At para magawa iyon, kailangan niya ng materyales mula sa mga halimaw. Nagpunta siya sa kagubatan at hinarap ang pulang halimaw para kay Millie at berde naman para kay Nina. Mula sa palasyo ay nakita ng isang kawal ang apoy na dulot ng pakikipaglaban ni Cain sa halimaw. Nagbigay ito ng senyales sa mga tao sa kasumugod kasama ang hari sa pag-akala na isa itong pag-atake ng mga halimaw. Habang si Cain naman ay umalis na sa kagubatan at naiwan ang kanyang panyo na may logo. Isang malaking crater ang bumungad sa hari at sa mga kawal na ipinagtataka ng mga ito, maging ang salamangkero ay walang nasagap na kahit anong halimaw sa lugar. Nang biglang makita ng hari ang panyo ni Cain. Sa ibang lugar sa kagubatan, patuloy ang pag-iensayo ni Cain habang kinakalaban ang mga lobo.
At gaya ng dati, manghang-mangha pa rin ang kanyang mga maestra sa ipinapakita niyang kahusayan, at tila mas magaling pa ito kaysa sa kanila. Pero sa kabila niyon ay ang pagkalungkot nila dahil iyon na ang huling araw nila bilang maestra ni Cain. Nilapitan nila si Cain upang batiin at purihin sa ipinamalas nito sa loob ng 3 taon nilang magkakasama, nagpasalamat naman sa kanila si Cain at saka ibinigay ang regalo niyang magic bag para sa dalawa, na siya mismo ang gumawa. Ang pulang magic bag ni Millie ay gawa sa pulang ogre at ang kay Nina naman ay sa earth dragon. Nagulat ang dalawa nang malaman nito dahil ang dalawang halimaw na iyon ay napakalakas at mapapabagsak lamang ng grupo na may mataas na ranggo. Kaya paano iyon nagawa ng 8 taong gulang na bata? Pero sinabi ni Cain na huwag na nilang isipin iyon at ipinaliwanag na pangkaraniwan lang naman ang magic bag na iyon, kaya lang naman itong mailaman ang kanilang mansyon. Nagulat na naman si Millie pagkat ang balak niya lang sanang bilhin ay pangdalawang karwahe lang ang laki at sobrang mahal na niyon. Kaya nabigla si Cain pagkat maituturing na pala iyon na pambansang kayamanan. Kaya kung dadaladalahin nila iyon, hindi sila titigilan ng kahit sino mang tao. Nakaisip ng paraan si Cain, dahil siya naman ang gumawa ng magic bag na iyon ay silang 3 lang din ang maaaring humawak yun at kung may ibang tao ang magtangka na humawak dito ay magiging kasing bigat ito ng mansyon. Nagtanong si Millie kung sigurado ba si Cain tungkol doon, dahil sinabi nito na wala naman silang gaanong naituro sa kanya, pero sinabi ni Cain na natutunan niya ang lahat ng iyon dahil sa kanilang dalawa, kung gaano kahalaga ang kaibigan, at kung gaano kasayo ang maglakbay, ngunit napasigaw siya nang bigla siyang halikan sa pisngi ng dalawa. At doon nagpaalam na sa kanya si Millie at Nina. At sinabing masaya sila at kung dumating man ang panahon na kailangan ni Cain ng tulong ay tawagan lamang sila. Muling nagpasalamat si Cain, at doon na nagtapos ang kontrata.